yung bacteria na yan. At once na naisip mong buksan na yan, pagbukas mo, patay na po ang katabi mo. Nagkaroon ka na ng bad breath niyan. Tapos, hindi ka pa kumain, gutom na gutom ka pa. E di lalong nagka-bad breath ka na ngayon. Yung tipong pag magsasalita ka, gaganda na lang katabi mo, text na lang. Tipong ganon, gusto niya ba yun? Hindi. So, kailangan, pag may tanong, may sagot. At alam niyo ba, pag sasagot din pala dito, kailangan pala may lambing. Kailangan yung feel na feel mo. Kailangan, for example, mag-yes ka, kailangan pala, yes. Kailangan pala ganun. Tapos, kailangan din nakasmile ka para yung positive energies. At, di ba, pag nakasmile ka, gumaganda ka at gumagwapo ka. So, kailangan pag mag-yes, may lambing at nakasmile. Okay lang ba yun? Yeah. Yan, dapat ganyan. Ito yung gaganda at gugwapo natin. Di ba, hanggang pag-uwi yun, nakaganyan na rin kayo. Anyway, sabi ko nga kanina, yung kuya ko ngayon, so, nung time na yun, sabi ko, grabe, parang napaguhulian na ako. So, nung time na yun, sabi ko, sige nga, tignan ko nga. Tatanungin ko na nga talaga kung ano yung ginagawa nila. Sabi ko, ano bang ginagawa niyo? Baka pwede naman ako dyan. Sabi nila sa akin, nagninegosyo kasi kami. Kung negosyo, pwede yan ah. Negosyo na estudyante ka, pero kumikita ka. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, networking. Patay. Yung tipong naging positive na ako dahil dun sa mga results nila, kumikita sila ng pera, nagkaroon ng kotse. Pero nung narinig ko yung word na networking, nako, bigla na naman ako napaatras. Bakit? Dahil kapag sinabing network marketing or networking, ano yan? Yan, ayan yung mga pyramiding, yung mga scam, ano pa? Yan yung mga pag narinig mo yung networking, nako, recruit, manloloka ng tao. Alam mo yung tipong feeling mo, kukuhanan mo ng pera, yung taong re-recruitin mo o i-invite mo, tapos masisira yung credibility mo. So, yun yung naisip ko. Bakit ganun? Dahil sa environment natin, kung ano yung narinig natin, yun na yung pinaniwalaan natin. Tama ba? Yung tipong ganun ko, ano yung sinabi ng friend mo? Ano sinabi ng kumari mo, kumpare mo, ng tita mo, tito mo? Pag sinabi na, networking, naku, lakuhan yan. Yung tipong pag wala ka ng magawa, o wala ka ng future, o wala ka ng career, ang nasa isip ko rin, mag-networking ka na lang. Ganun ang nasa isip ko. Sobrang lahat negative. So, yung narinig ko rin ako, sabi ko, naku, kayo na lang yan, networking. Sinayang yung pera nyo, sinasayang yung effort nyo, yung oras nyo, nag-networking pa kayo. Pero ngayon, eto, bakit nandito ko ngayon kung ganun ako? Kung ganun yung nasa isip ko. Dahil nung fourth year college ako, dahil in-invite niya ako third year college, nung fourth year college ako, nagkaroon ako ng subject na network marketing. O, diba subject pala? Diba? So, nung na-realize ko nung time na yon na ang network marketing pala, it's a legitimate business. Legal pala siya na negosyo na nag-innovate lang, na nag-evolve lang pala. So, para mas maintindihan natin yung networking na sinasabi, na negosyo pala siya. Noong unang panahon, para tayo mag-transact ng negosyo? Alam nyo ba? Yan, di kayo nakikinig nung ano nyo, nung elementary. Anyway, yan. Nung time na yon, yung time na yon ayaw niya sa akin. Kuya rin eh. Paano to? Yan, nung unang panahon, kung paano tayo, ay, nagpicture ako, nakangangapo ako dun, mamaya, paki-delete po yan. Yan. Yung pointer, ano yung PowerPoint po? Yan, nung unang panahon, paano tayo mag-transact ng business? Barter exchange of goods to goods. For example, yung damit mo, papalitan ko ng sapatos ko. Ganun mag-transact ang negosyo. Nung nag-innovate yung mga negosyante, nagkaroon tayo ng monetary. Lahat ng products natin, lahat ng goods natin, may value na na pera. Nag-innovate po ulit ang mga negosyante, nagkaroon tayo ng traditional business. Lahat po ng products natin, goods natin, ay galing po sa factory. So, ipapasa ng factory, yung goods na yan, papunta sa wholesaler, at ang wholesaler papasa sa distributor, ang distributor papasa sa agent, at ang agent papasa sa retailer, at bago mapupunta sa consumer or end user. So, nag-innovate na naman po ang mga negosyante. Yan, in-enhance nila ang mga negosyo, nagkaroon tayo ng
direct selling and direct selling, lahat po ng products natin, lahat galing sa factory, ipapasa niya yan sa wholesaler, pinasa sa agent, at pinasa sa consumer or end user. Balikan po natin itong traditional business. Kung mapapansin niyo, traditional business, mas mahaba yung channel of distribution niya compared sa direct selling. Kapag po mahaba ang channel of distribution, mas matagal po bago tayo kumita. Kasi maraming mga channel or maraming pagdadaanan yung mga products, at kapag po mahaba ang channel of distribution, ang isang product lalong nagiging mahal. Kasi pansinin nyo, ang factory, hindi yan magbebenta sa wholesaler nang wala yang kita. Tama ba? Ganun din ang wholesaler, pa-distributor, agent, retailer. Sinong kawawa? Consumer, end user. So direct selling yan yung mga samples na ano, Avo, Natasha, Boardwalk, yan, mga direct selling. So yung mga agent dyan, hindi kanyo invite sa ganitong klaseng seminar para maging mag-seminar din at maging agent katulad niya. Kasi mawawalan siya ng customer. So liliit yung percento niya or percentage niya. So nag-innovate na naman po ang direct, ng business natin. From direct selling, nagkaroon tayo ng network marketing, yan. From factory, lahat ulit ng goods natin, pinasa sa wholesaler, pinasa agad sa consumer. Ito po, ito po dinidiscuss ko, ay napag-aralan ko din po siya, dun po sa network marketing class ko before. So network marketing, kung mapapansin nyo, mas maikli yung channel of distribution niya. So meaning, pag mas maikli, mas mabilis ka kumita. At kung mapapansin nyo, factory, wholesaler, consumer. Dito kasi, pwede ka maging consumer agad, pwede ka maging end user, or pwede ka rin maging distributor. Meaning, pwede ka maging user ng products mo, pwede ka rin maging pusher. Pwede ka maging user, pwede ka maging pusher. O, diba tunog addict? Drugs talaga pag-uusapan natin eh. So, doon ko nalaman, network marketing, legal pala siya na negosyo. Negosyo siya na mas mabilis kang kumita. At saka, and kapag nag-network marketing pala, in a span of 1 year or less, pwede ka palang kumita ng mas malaki compared sa traditional business or compared sa direct selling. At kapag sinabi sa USA, United States of America, na nag-network marketing ka, yan yung mga taong nire-respeto. Bakit? Sila yung mga multi-millionaires sa US. Ganun kaganda ang network marketing. So, syempre, negosyo to, tuturuan ko kayo. Pag magne-negosyo ka pala, may tatlong bagay ka rin pala na kailangan mong aalalhanin. Ano yon? Alam niyo yung TLC? Alam yung TLC? Tender, love, and care. Kala ko tomato, lettuce, ketchup eh. Nagiro lang. So kapag pala maghanap tayo ng products, kailangan pala may TLC. Ano yung TLC? Kailangan pala yung products natin nasa trend. Meaning, nasa trend, nasa uso. Kasi kapag ikaw magne-negosyo, wala sa uso, palagay mo, kikita ka ba ng malaki? Hindi. At ang nasa trend po natin yung health and wellness. At technology po ang trend ngayon. Napapansin niyo ba? Diba, sa commercials po natin, sa commercials, sa advertisements, mostly, lahat ng mga advertisements ay pang mga health. Dahil ang mga tao ngayon, mas health conscious na. At ang lifespan po ngayon ng tao, mas maikli na po. Ganun ka. Ano. Actually, last week po, may nakausap po akong doktor. Ang sabi niya sa akin, ang lifespan ngayon ng lalaki, 69 years old. Ang lifespan ngayon ng babae, 68 years old. Ganun na ngayon kababa ang lifespan ng mga tao dahil sa lifestyle natin, sa mga kinakain natin, at sa mga ginagawa natin. So, ganun na ka-ikli yun. So, kailangan pag na-negosyo tayo, dapat nasa trend. Ano pa? Kailangan pa nakapag-build siya ng loyalty. Dapat pala ang product natin sobrang ganda, sobrang unique, na nakakapag-build ng trust sa client mo para makabuild siya ng trust, loyalty, para sa'yo ulit bibili. And lastly, kailangan pala consumable. Ang product natin hindi lang pala consumable, kailangan pala highly consumable. Meaning ng highly consumable, everyday ginagamit ng client mo, every day tinitake niya para every week, every month, meron kang sure na
makikita. So, kailangan may TLC lahat ng mga products natin. At ang good news niyan, na-discuss ko ng network marketing, ang good news po niyan, ang